Hello guys, good morning. So welcome back sa ating YouTube channel. So for today's vlog is magluluto tayo ng escabeching isda. Yes, ang lulutuin natin ngayon is escabeching ketong. O ang pangalan ng isda is ketong. Oo. So magluluto tayo ng escabeche for our lunch. And then actually naano ko na yung mga ingredients na with the help of Seki. So ready na yung mga ingredients. So ito yung ingredients guys, oh. So ito na po yung ingredients. So we have here carrots. We have garlic and onion. We have also ginger and of course the bell pepper. So this will be the ingredients of our tawag nito ay escabeche. Yes. Ito na yun, ito yung mix na vinegar at saka yung toyo. Oo, dinagyan ko na siya ng sugar at saka pepper. Oo, di ba? So let's go, magluto na tayo guys. Okay, so yes, of course, first is ilagay natin yung mantika, di ba? Painitin natin yung mantika, and then pagkatapos is ilalagay natin yung ating onion, garlics, because isotay natin siya. Garlic, onion, at saka yung ginger. Kasi basbasar kasi yung ginger pagluto siya. Okay, so ayan, mainit na siya guys. So, ilagay na natin yung ating onion and of course, yung garlic natin. Isaban na din natin yung ating ginger para mas bongga. Para hindi masunog yung onion at saka garlic natin. Para insaktong luto talaga sila. Diba? Isotay muna natin ng bonggang-bongga. Diba? And then, hintayin natin siyang mag-golden brown. Oh, diba? Okay, so yun. Parang na siya? Parang golden brown. Actually, yung sa yung style ko is, igisa ko din yung carrots. Pero, lang siya? Like, konting-konti lang nagisa ba? Para mag-ano siya? Parang crispy ng konti, char. Yes. Para at least may lasa din yung carrots, di ba? Before ko ilagay yung sugar o yung yung tinimpla kong toyo at saka suka. Diba? Isuti-sutay natin ng brown. And then, so of course, hindi natin siya hindi pa para baka masunog. So, isunod natin yung ating bell pepper. Oh, di ba? Bell pepper. Igisa ng konti. Siguro yung iba. Siguro iba yung style or iba yung style na paluluto ng iba, pero sa akin kasi is ginigisa ko siya lahat. Diba? Ako kasi best in bugna kasi ako. So yun, parang medyo luto na siya siguro. So ilagay na natin yung Actually natimplahan ko na yung suka at saka yung Siguro ang sa atin na lang nito is ang yung pagtsansa ng timpla. Of course, pabukalin natin siya and then i-simmer. Diba? So, hintayin na natin siyang kumulo. And then, siguro takpan na natin siya ng konti. Diba? Para kumulo siya. O, takpan muna natin. O, diba? And then, hintayin natin kumulo, guys.
And then heto nga pala yung isda, yung ketong na isda. Oo. Ito yung escabechehen namin. Oo. Diba? So hihintay ko na siyang kumulo. Siguro mga few moments later. Oo. Kukulo na 'yan. So yan, kumulo na siya. Kumulo na siya. I-check muna natin kung okay na ba yung timpla. I-check muna natin yung timpla, guys, ha? Kung okay na ba siya. Bongga. Sarap. Lagyan ko ng pepper pa kasi gusto ko talaga yung maraming pepper. Sarap. Actually, yung ginamit ko na suka nito is yung talaga, pure na suka. Yung tuba. Yun talaga yung ginamit ko nito. Masarap siya. As in. So, ilagay na natin yung yung ating isda. Diba? Nahugas ako ng kamay, ha? And then, isimmer natin ito. Ilagay natin yung isda natin. Kailangan siyang isimmer, guys, kasi para para mag-absorb talaga yung mag-absorb talaga yung lasa, 'di ba? Lasa ng pero ito isimmer or isimmer natin ito. Diba, ganun. Nabili ko itong isda, itong kitong tag 250 ang kilo. Diba? So medyo may kamahalan siya kasi alam naman natin ang sitwasyon ngayon na bagyo, diba? So yung medyo may kamahalan siya, guys. So isimmer natin siya ng konti. Yeah, isimmer natin siya ng konti, and then after that one, yes, we're good to go. A few moments later. Yan, so ayan, luto na siya, guys. Diba? Ito ng ating finished product, diba? Escabeche. Escabeche na parang sweet and sour. Or ano ito? Escabeche. Diba? Ito na, guys. Escabeche. Okay. So, yun. Kain tayo later, ha? Bye for now. So yun, guys, tapos na tayo magluto ng ating escabeche. Okay, escabeche a la Reggie, yes. So talaga siya, improvisation, di ba? Kung ganoon naman talaga, di ba? Dapat tayong mag-improvise or para gawa tayo natin sariling style, oo. So tapos na siya. And yeah, so hope that you enjoy sa video natin, oo, di ba? And pasensya na kayo sa aking suot, ha, kasi medyo mainit siya. So huwag niyo akong i-bash, ha, kasi ano naman yung suot ko. Kasi medyo mainit siya, and then na-miss ko magsuot ng ganito. So yun, guys, so salamat sa panonood, salamat sa pagsama sa akin, and I hope you enjoy my vlog, guys, or my video. And yes, kung may mga suggestions kayo, just comment down below or comment below. And yun, see you sa aking next vlog, guys. I love you all. Ingat kayo palagi, and thank you so much for always supporting and for always watching. See you!